Mga kapatan na Airsoft, meron akong dalawang unit dito. Pare silang high Capa, isang WE TREX at isang WE Type K. Ngayon, may mga nagtatanong kung bakit mas mahal daw itong WE TREX kumpara sa mga standard na high Capa tulad itong Type K. Ngayon, i-compare natin yung dalawa na to. Ba't nga ba mas mahal itong TREX kumpara sa standard na high Capa? Eh, parehas lang naman silang pistol. Eh, parehas lang naman silang 1911 o 2011 design. Diba? Ba't mas mahal to? O ngayon, nabuksan natin parehas para matignan natin yung pinagkaya ba ng dalawa na to kung ba't nga ba mas mahal ang WE TREX kumpara sa WE Type K. Sa loob ng box ng WE TREX, ito yung laman niya. Ito yung unit mismo, ito yung magazine niya, tapos yung kanyang manual. At meron siyang kasamang plate para sa kanyang rear sight. Kung gusto niyang kapitan ng mga optics, tatanggalin niyo itong rear sight niya at ilalagay niyo itong base plate na to dito sa may kanyang rear sight para makakabit niyo yung mga optics na gusto niyo ilagay sa kanya. Pero sa tingin ko, hindi na kailangan palitan ito dahil maganda na yung sight niya. Tapos ito naman yung WE High Capa Type K. Sa loob naman ng box niya, ito ang kasama, yung manual, tapos yung magazine, tapos yung unit mismo. Ayan, ito yung Type K. Ngayon, yung magazine nilang dalawa, parehas lang naman. Ayan. Parehas na parehas, pati ng base pad, parehas lang yung magazine nila. Parehas din malangis yan, malangis pa, kasi kalalabas ng box. Ayan, parehas na parehas lang yung magazine nila. Kaya itong magazine ng T-Rex, kakasya rin dito sa Type K. Ganun din yung magazine ng Type K, kakasya rin sa T-Rex. Kasi nga, parehas nga na sila. Tapos sa unit mismo, ayan, itong Type K, mayroon siyang mga cuttings dito. Kita yung loob ng barrel niya. Tapos, ayan, ganyan yung itsura niya. Yung sight niya, kulay itim, pero adjustable din yung kanyang rear sight. Tapos, ayan, mayroon din siyang railing sa may kanyang frame. Kaya pwede mo rin siyang lagyan ng iba't ibang accessories tulad ng flashlight, tsaka ng laser. Tapos, ito yung itsura ng kanyang magwell. Ito rin yung itsura ng kanyang grip. Ayan, ganyang kataba yung grip niya. Napaka-comfortable naman sa kamay. Ayos naman siyang hawakan, kahit na mas mura siya kumpara sa T-Rex. Tapos, ito naman yung T-Rex. Sa side ng T-Rex, makakapapansin nyo, fiber optic na yung kanyang front side, ganoon din yung kanyang rear side, fiber optic na rin. Kaya kahit na medyo dark yung surroundings mo, kitang-kita mo rin yung target kasi nga naka-fiber optic siya. Lalo sa umaga, maganda rin tong side na to. Pag nasisinaga ng araw, mas lumulutang yung kulay niya, kaya mas nakikita mo yung target mo. Tapos sa kanya slide, meron siya mga cuttings dito, meron mga naka-engrave dyan na tulad yan, yung WEET, na wala naman dito sa WE Type K. Tapos may 45 AC ping nakalagay. Dito rin naman, meron naman ding 45 AC ping nakalagay. Tapos ayan, may mga marking siya dito, may mga flower na nakadrawing dyan. Tapos yung kanyang magwell, ayan, tignan niyo yung magwell niya, kumpara dito sa Type K. Ito pa lang, kung bibili nyo lang ng kung magwell lang bibili nyo, yung accessories nito, napakamahal nito. Kumbaga, ang pinagkaiba ng T-Rex dito sa Type K, ito, customized na out of the box. Kaya mas mahal talaga yung T-Rex kung ikukumpara mo dito sa standard version ng mga high Capa ng WE. Kasi itong WE T-Rex na to, wala nga nang kailangan baguhin kasi poging-pogi na itsura. Lahat ng mga kailangan mong i-modify, nagawa na ng WE. Kaya alaan ang kailangan baguhin dito. May mga bagay din naman sila pagkakaparehas dito sa may kanyang unit mismo. Tulad nitong safety lock na to. Ayan, no? Parehas lang sila ng safety lock ng Type K. Ganon din tong slide stopper na to. Parehas lang din sila. Wala naman silang pinagkaiba. Yung trigger nila mukhang parehas din. Kulay lang yung pinagkaiba ng trigger nila. Ganon din yung trigger guard. Parehas lang din. Kasi wala rin silang pinagkaiba. Magkamukha din. Tapos pares din silang ambidextrous yung safety niya. Ayan, no? Ibig sabihin na pwede sa left-handed, pwede sa right-handed. Nasa kaliwat ka lang kasi yung safety niya. Pares na sila, may mga bagay rin silang pinagkaparehas. At ito naman yung kanilang internals. Hindi na natin ganong babakasin, matatanong naman natin. Ayan, no? May mga pinagkaiba rin sila. Pero may mga pinagkaparehas din sila. Siguro mas maganda lang talaga yung ibang design nitong WE T-Rex, kaya mas mahal talaga siya. Yan, no? Sa outer barrel niya pa lang, mayroon na nga nakaukit sa kanya. Pati yung mga materials na ginamit niya, mas iba kumpara dito sa standard na high Capa. Tapos ito naman yung kanyang lower frame, kung titignan nyo, parehas lang naman din sila. Magkamukha din. Kung isa side view mo naman siya, doon mo makikita yung pinagkaiba nila. Pero kung dito mo titignan sa top view,
Ayan, parehas na parehas lang. Halos walang pinagkaiba. Ito yung frame ng Type K. At ito naman yung slide ng T-Rex. Ngayon tignan natin kung papasok ba yung slide ng T-Rex dito sa frame ng Type K. Ayan, pasok na pasok. Pangat nga lang na naging resulta. Para sa akin, hindi bumagay. Ayan, pero okay siya. Ayan. Hindi nga lang natin matesting kasi nandito tayo sa kwarto. Baka magising yung mga kapitbahay. Pero ayan yung magiging itsura niya kapag ka yung slide ng WE T-Rex kinabit nyo sa frame ng WE Type K. Para sa akin, hindi bumagay. Ito naman yung slide ng Type K at ito naman yung frame ng T-Rex. Ngayon sila naman yung tingnan natin kung compatible nga ba sa isa't isa. Ayan, pumasok naman. Hindi nga lang naging bagay para sa akin. Eh, itsura niya. Parang naging black color ng T-Rex na pinapangit. Hindi bumagay. Ayan. Pero salpak siya. Kakasya siya. Sigurado puputok rin to. Kaya lang, hindi nga lang natin ma-try kasi nga nandito tayo sa kwarto. Pag nalabas tayo sana, i-try natin eh. Kaso wala tayo sa labas. O, yan yung naging itsura niya. Kung ikukumpara mo yung presyo nito, nasa 1,000 mahigit yung diferensya ng presyo ng T-Rex sa standard version ng Type K. Pero ang tanong, sulit nga ba yung ganung diferensya ng presyo sa dalawa na to? Para sa akin, sulit na kasi napakapogi talaga ng T-Rex. Tapos wala ka nang kailangan baguhin. Kung ito yung mamodify mo, hindi lang mahigit 1,000 yung magagastos mo. Eh kasi kung para ma-achieve mo yung ganito kapogi, eh marami ka talagang kailangan baguhin dito sa unit mo. Ngayon kung talagang ang hanap mo ay customize na out of the box, eh isa to sa pwede pagpilian yung WE T-Rex. At kung ang hilig mo ay mag-customize ng mga unit nyo na airsoft, eh isa nga sa pwede mo pagpilian itong WE T-Rex. Kung mga standard version na yung gusto mo na tamang simple lang pero mayroon naman ibubuga, eh para sa akin okay na tong Type K kasi pasok na pasok sa budget kung ikukumpara mo sa T-Rex. O yun mga kabataan airsoft, salamat na marami sa inyong panonood. Sana kahit papano meron kayong kaunting nakuha dito sa ating munting video na to. Kahit na hindi lahat na ipaliwanag ko kahit papano sana meron kayong napulot para sa mga nagtatanong kung bakit nga ba mas mahal tong WE T-Rex kumpara sa mga standard version ng High Capa. Ito na yung munting kasagutan po. Maraming salamat mga kabataan airsoft. Bye bye.